Diba, nakaligo na ako. Ang fresh na naman ang lola nyo. Dahil sobrang init. Pero kahapon, umambun lang dito sa lugar namin. Pero sa ibang lalakas ng ulan. Ano? Oo. Pero okay din yun kasi kawawa din yung mga nag-aasin dito sa amin. Ayan. Talagang ang panag-uulan talaga dito. Baka siguro mga May ng katapusan ng June na yung ganyan-ganyan. Tayo sure. So, ayun. Tama na ang chika. Punta ko na lang minis ngayon kasi mamimili ako ng paninda ko dito sa tindahan ko kasi nga wala masyado sa palengke yung mga hinahanap ko. So, nag-decide ako na minsan na lang doon. Tapos pag yung mga kulang na lang, dito na lang bibilisin. So, ayun. Kasama ko yung pinsan ko, si Judith. Dalawa kami kasi meron na rin siyang tindahan sa Bukid nila. Kung nanood kayo ng vlog ko nung punta kami ng Bukid nila, meron silang sari-sari store doon. O, kasi lalayo ng tindahan doon. Parang iisa lang yung tindahan doon. Tapos ang layo pa. And then sa kanila, nag-decide sila kasi may mga trabahador doon. Tapos marami na rin bumili. O, diba? Magandang yun. Lalo sa Bukid, diba? So, ayun na nga. I-update ko na lang kay mamaya. No? Tara po. Samahan niyo ako. Ayan, so nandito na kami sa Alaminos, DB Mart. Dumaan muna kami dito bago kami mag-grocery sa CSI. Alam ko sa Manila may mga branches din tong DB Mart. Ayan, kung alam nyo lang, first time namin itong nabisita, napasok. Kasi kahit na lagi ako sa Alaminos, never ko pa yan pinasok. So, pumasok kami dyan, tinry lang namin. Aba, ang bongga, ang linis ng lugar niya, yung place niya. Tapos, apakamura ng bilihin. Kung panood nyo yung vlog ko nung mga nakaraang araw, na meron din ako pinuntahan, pero hindi ko alam yung pangalan ni banda doon sa SRS, doon sa pinagtitrabahoan ni Ate Kofay. Ganun din ito, ganun na ganun. Pero dito, may aircon siya, and then malinis. Ayan, malinis naman din doon. Parang almost, same lang, kahit sa Nobo. Pero pinasok namin ito para makatingin ng mga gamit-gamit. Ayan, sinamahan ko yung pinsan ko rin na bumili ng gamit niya sa bahay nila. Dahil siya ang namimili ng gamit nila. At yung mama niya ay nagbabantay din ng tindahan. So ako, dyan, syempre nag-enjoy din ako na magtingin-tingin ng mga gamit. Ang saya kasi yung, ang sarap sa pakiramdam na nakakabili ka unti-unti ng gamit mo. And parang adulting na rin dahil, di ba, imbis na yung bibilihin mo yung mga bagay na hindi naman kailangan, ito na lang ang bilhin mo, yung gamit sa bahay. At least, di ba, ang gandang tignan, napakaayos. Saka, alam mo yun, yung feeling na ang sarap lang sa pakiramdam na nasa punto ko na lagi kong inuulit sa inyo na mas gusto kong bumili na ng mga gamit sa bahay kaysa yung nga yung gusto ko, di ba? Ayan, so yun lang, gusto ko lang siyang ipakita sa inyo. May mga maleta rin dito, o di ba? Naka talagang naka lagay ng maayos diyan sa kanilang mga lagayan. So sa mga gustong bumili ng mga taga dito, diyan pasukin niyo ang DB Mart Alaminos. O hindi siya sponsor ah. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo yung kasi marami din dyan, may surplus din dyan. Ayan, so ito mga kawali, alam nyo ba, iba't ibang klaseng kawali ang kita ko dito. Alam nyo, kikita, papanood ko lang siya sa TV, ang mga ganyan na ginagamit na pang luto. Ang sarap kayo magluto pag bago ang gamit. Oh, huwag kayong dyan, diba? Ano sa inyo, Char? So tignan nyo to, ang ganda. Ito yung nakikita kong, alam mo yung pag nagluluto ka, talagang bagsak doon, bagsak dyan, diba? Tapos ito may non-sticky rin na kawali. Ayan, so mga gusto din naman na mamili ng regalo na magniningnang sa kasal, ayan, yan pwedeng pwede. Tapos nagtingin din kami ng
lagayan ng mga sabon. Tuwang-tuwa pa nga kami ng pinsan ko dyan kasi meron kami dyan ang laki-laking lagayan ng sabon. Tapos, nung nabasa namin, hindi pala lagayan ng mga laruan ng mga bata. So, ayan, may mga tabo din dyan. Alam nyo, yung presyo, hindi siya yung masakit sa bulsa. Sakto lang. And then, ayan, andito na rin kami sa groceryhan. Nag-grocery na rin kami after naming dumaan doon. Nagpupunta talaga ako sa Alaminos. Talagang sinasadya ko na rin na pumunta dito sa groceryhan. Kasi dito, kompleto, ayan. So, mas gusto ko dito. Tapos, medyo mura na rin siya. Oo, although malayo, okay lang kasi bawi mo din naman. Ayan, so, titingin ako ng frozen foods para ibenta. Ayan, kasi ang pinaka, ano nila dyan eh, bet na frozen foods. And then, ayan, chinecheck ko yung mga tapos na ano, nakuha ko sa aking groceryhan. And then, yung mga hindi pa, yun yung mga aking kukunin para matapos na kami at makauwi-uwi na rin. At ito na nga, tapos na kami. And nakapila na rin kami, syempre, sa cashier para magbayad. Grabe, sobrang nakakapagod, pero worth it. O, diba? Ayan, so, nakauwi na ako. At actually, kanina pa, nagpahinga lang ako ng almost 1 hour. And then, nag-display ako. So, tinapos ko siyang bongga. At pahinga naman ako, so nakapag-naligo rin ulit ako. Kasi sobrang init, alam niyo yun. And then, ayan, na-display ko na yung aking paninda for today. Medyo may laman na naman ang aking tindahan. Ayan, so meron na rin akong mga soft drinks, alak, ayan. So, ayun lang naman. Nakakapagod. And then, magluluto ako ng dinner, ng lunch namin ngayon. Kasi nga, naaga din ang aming uwi. Kaya magluto tayo, papakita ko sa inyo. Binagoong ang takbat. Sigyan ko ng alamang. So, ito na yung ulam namin. O, diba, ang sarap. Nakakagutom. Tapos, meron din akong pinritong isda. Pakita ko sa inyo. Ayan, so may tilapia at tinapang tampan. Ang sarap nito, grabe. Tapos may isda, tilapia naman. So, ayan. At para makakain na kami ni Papa. Good evening, mga kumaring Marites! And hi to my Casper! Laki niya na, no? Magsi 6 months na to. Natuloy yung pawis ko. Kainit, grabe nga. Kapano ko lang. Tapos, ayun, binaba ko na to si Cordic Pyong dahil papakita ko sa inyo si Luna at ang kanyang baby. Ayan, ako po. Nanganak na si Luna noong May 9. Ay, hindi. May 8. So, pang 3 days na ngayon. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Ayan, yung mga babies ni Luna. Isang puti, tapos dalawang kakulay niya. O, diba? So, may karton dito. Kasi mas comfortable siya dyan. Ayan. Oh, cute-cute. Diba? At yon napakita ko na sa inyo ang anak ni Luna, tatlo na naman. Nung unang-una, kung makikita nyo, kung nakafollow kayo sa Facebook page ko, pinost ko yung tatlong unang-una niyang anak. Sandali yung tanong, nanganak na ba si Luna, ganyan-ganyan. Kasi diba buntis na naman si Luna. Pero sabi ko, yun yung una niyang anak na tatlo. Nakatatlo din siya kung una. And then, puro black din yun na may pagka gray. Kasi nga yung tatay nila, unang-una gray. So, ayun, huwag nyo nang pansin yung bag dyan na ilagay ko lang yung sa shoe rack namin. Tapos, ang gaganda nila nung lumaki sila. Kasi diba pag black, pag kunyari black na siya, black si Luna, diba? And then, parang ayaw-ayaw nila yung black na kulay na pusa. Pero ang ganda nung lumaki sila. Hindi ko kasi nakita si Milo noon eh, nung inuwi siya dito ni ate ko. Nung nandun ako sa swal na nakilamay. So, yun, ang laki niya na. Tapos si Bella, yan lang sa Petron, malaki na rin. So, isang taon na sila nung May 7. Yun ang una-una niyang baby. Tapos ngayon, nung nanganak si Luna, nanganak naman si Luna ng May 8. May 8? 9 na alam po. O, 9 pala. Sorry po, mali-mali. May 9. So, dalawang
Araw lang. Na, no? So, may isang taon na sila Milo. Kasi Milo talaga ang pangalan niya. Pero ang pinangalan ng ate ko, Jessica, is Milo. Ayan. Tapos, si Bella, pinangalanan siya ng may-ari ng Zoe. So, iniba nila yung pangalan. Kasi pinangalanan ko nga. Then yun. Yun yung unang-una niyang baby. So, walang naiwan na baby si Luna nung time na yun. Talagang na-dispose ko siya. So, yun ang akong i-bash dun. Basta, may kadahilanan. Tapos, pangalawa, yun nga, yung isa ng tatay naman niya. Kasi yung unang tatay na pangasawa ni Luna is, ano, exotic. Ayan, half Persian, half exotic na, ano, na breed. Tapos, yung pangalawa, Persian, pure Persian talaga siya. Na hindi siya masyadong mabalbon. Kaya mapapansin nyo si Casper, medyo plain lang yung pagkabalbon niya. Ayun na siya, tumakbo na siya. Kaya, ganun lang siya. Tapos, dalawa sila sana. Kaso namatay nga yung isa. Tapos, kasi parang hindi maka, ano yung pusa na yun. Ginger ang name niya. Parang hindi siya makabuntis man siya, magkaroon man siya ng anak, pero hindi siya nga eh, parang ano, hindi ko siya ma-explain. Kumbaga, hindi siya makaanak. May ganun kasi. Ayun. So, magkakanak man yun, may istad man sa kanya, magkakanak siya ng dalawa, pwedeng mamatay yung isa, ganun. So, yun ang nangyari kay Luna. Nung pakala ko, nahirapan din uko si Luna, kasi medyo malaki talaga yun si Ginger. Hindi ko napakita sa inyo. Pangatlo, ito lang si Max. Ayun na siya. Yung Max na ipakita ko sa inyo noon naman is yung pusa ng aking pinsan dyan sa taas. So, matagal na nga nililigawan si Luna. And then, sige, sa next na lang pag ano ulit. Kasi pinahinga ko si Luna nung after niya kay Casper. Kasi nga, kasi nga, naawak kay Luna na sabi ko pag ganun pa rin ang mangyayari. So, yun nga, hindi ko rin akalain. Hindi lang yung pinakausap yun siya ni Luna. Kinakausap ko si Luna palagi na, behave ka mga anak. Sabi ko sana, medyo marami. Kasi, di ba, karamihan, may na, ang pusa, kakaramihan talaga, yung napapanganak. Dalawa. Anim, lima, ganyan. So, sa akin, okay na ako, thankful na ako dun, makatatlo, ganon. Kulit-kulit niyan. Big boy na eh. So, yun nga. Commercial ano. Tapos nito ngayon, nakatatlo siya. So, yun nga. Yung sa pangalawa talaga na asawa ni Luna, iba-ibang tatay. Kaya, ayun. Pero okay lang naman. So, may puti, may dalawang black. Yung hindi pa yun yung totally talagang color nila. Kasi mag-iiba pa yung color nung dalawang black. Kasi may pagka-strep din siya sa may bandang tiyan. Pero yung puti, pure white talaga siya eh. Tignan na lang. Makikita yan ng isang buwan or 2 months na yung pagbabago ng kanilang kulay. So, yun lang. I-share ko lang sa inyo. Napagod ako. Ano yun? Napagod kaming nag-grocery, nag-display, nag-pricing ako. Aray ko, Casper! Tapos, yun. Daming lang ganap. Hindi ko na rin napakita yung nagluto kami. Tapos, kumain kami ni Papa. Tapos, napakita ko naman kung ano yung mga ulam namin. So, yun lang. Maraming salamat po sa pakikinig, sa panunood palagi. Ayan. So, sana patuloy pa rin nyo kaming panoorin. At, please like, share, and subscribe. And hit nyo po notification bell para ma-notify kayo sa tuwing ako'y mag-upload ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po!